Walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong ipagpatuloy ang pagbabasa ng salita ng Diyos at tayo po ay matutong muli sa Panginoong Jesus. Ating pong babasahin ang Lucas chapter 8 verses 16 to 18. Ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang nagtatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya, pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin pati nang inaakala niyang nasa kanya. Basahin ko po sa English dahil merong mga bagay na nais kong bigyan ng punto. Verse 16 po, no one lights a lamp and hides it in a jar or puts it under a bed. Instead, he puts it on a stand so that those who come in can see the light. For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Therefore, consider carefully how you listen. Whoever has will be given more. Whoever does not have, even what he thinks he has will be taken from him. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Dito po ay ating tunghayan ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ano ang tinuturo sa atin? Ang liwanag na ating natanggap ay kailangang gamitin upang maging tanglaw sa nangangailangan. Ito po ang unang mensahe na nais kong parating sa bawat isa na tinuturo sa atin ng Panginoon. Dahil sabi rito ng salita ng Diyos, walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos tatakluban ng banga at ilalagay sa ilalim. Ang tinutukoy po dito ay yung liwanag na natanggap natin bilang isang mananampalataya at nakakilala sa Panginoon. Dahil ang kinakausap dito ng Panginoon ay yung mga alagad niya na tinuturuan niya. Ang liwanag na natanggap natin ay nagmula sa Panginoong Jesus dahil ang Panginoong Jesus ang liwanag. Siya ang ilaw ng sanlibutan at ang liwanag na yan ay binigay niya sa atin. Dati tayo ay nasa kadiliman, ngunit inilabas niya tayo patungo sa kaliwanagan. Ang liwanag na yan ang siyang tumanglaw sa ating buhay. At ang liwanag na yan ay nasa atin na. Ito ay mag-consider natin yung binagong buhay. Isang buhay na binago na dapat ay nakikita sa atin kung tayo ay nakakilala sa Panginoon. Dating makasalanan, ngayon ay binago na. Dati ay bulag, ngayon ay nakita. Dati ay naligaw, ngayon ay natagpuan. Yan na po yung bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. At ang liwanag na yan ay nasa bawat isa na kumilala sa Kanya. Hindi lamang po yung Panginoong Jesus na nasa atin ang nagbigay ng liwanag, kundi ang salita rin po niya ang siyang nagbibigay na patuloy na liwanag sa atin. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi sa aklat ng awit, ito po yung liwanag natin. Yung salita ng Diyos na nagtuturo sa atin sa araw-araw, yung salita ng Diyos na pinapaalala sa atin ng banal na Espiritu, ito ang liwanag na tumatanglaw sa ating buhay. Ngayon, kung ito po ay ating ipamumuhay at susundin, gagawin, ito po ay nagliliwanag sa mga tao na nakatingin sa atin. Hindi lamang po yan para tanglaw sa ating personal life na tayo ay nalalaman natin yung mabuti at tama, nalalaman natin yung dapat gawin. Pero kung hindi natin to ipamumuhay at hindi natin to isasagawa, ito po yung hindi natin na ipapakita sa mga tao ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi nagiging totoo lamang sa atin
ang salita ng Diyos at nagsisilbing liwanag, kung ito rin ay magbibigay liwanag dun sa mga tao na nakapaligid sa atin. Halimbawa po, sa isang pamilya, merong isang mananampalataya, halimbawa yung ina, nakakarinig siya ng salita ng Diyos, nag-aaral siya ng salita ng Diyos, at alam na nagbabasa siya ng Biblia, at alam na siya ay Kristiyano, ngunit hindi niya ito na ipamumuhay. Hindi siya nagbibigay tanglaw sa kanyang pamilya, hindi naliliwanagan ang kanyang pamilya ng mga salita ng Diyos na naririnig niya, yung mga salita ng Diyos na natanggap niya. Kaya nga sabi ng Panginoong hindi Jesus dito, walang taong nagsindi ng ilaw na itinago sa ilalim o kaya ay hindi itinaas o para matanglawan yung iba. Yun din po yung sinasabi na dinugtong niya rito na walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Dahil po yung liwanag na sa atin, iyan po ay dapat nakikita sa atin. Yung kung ano man yung nasa ating buhay, meron tayong kasalanan, ito po ay mawawala, mabubunyag ang kasalanan dahil yung liwanag na natanggap mo ang siyang magliliwanag sa iyo. Pero kung itinatago mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay at hindi mo to ipinamumuhay, hindi magbibigay ng liwanag sa mga taong nasa paligid mo. Kaya nga po ang inuyuutos sa atin, ipakita natin ang liwanag na ito. Dahil sa liwanag na galing kay Jesus at sa salita niya na ating ipinamumuhay, walang lihim o kadiliman na hindi kayang madaig ng liwanag. Walang mga bagay sa ating buhay na hindi magagamit ng Panginoon para magbigay ng liwanag sa mga tao kung ito ay pagliliwanagin natin sa ating buhay. Meron po siyang ginamit na salita. Therefore, sabi sa Tagalog, kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Idinugtong ito dun sa lahat ng mga salita. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Ano po ang sinasabi? Ano po ang binibigyang diin? Maraming pagkakataon sa ating buhay na nakinig tayo ng salita ng Diyos, nakinig tayo ng mensahe. And Christian life is always listening to the Word of God. Pag nagbasa tayo, nakinig tayo sa Panginoon habang nangungusap siya sa atin. Kapag nakinig tayo ng Bible study, nitong YouTube, nakikinig tayo. Pero ang tunay na pakikinig ay isinasagawa. Kapag nalaman o masasabing napakinggan mo o na narinig mo yung sinabi ni Pastor, ito ay isinagawa mo. Ibig sabihin, in-apply mo sa iyong buhay yung iyong napakinggan. Nagbasa tayo ng Biblia, nakinig tayo sa salita ng Diyos, nakinig tayo ng mensahe dito sa YouTube. Ipamuhay po natin kasi iyon po ang tunay na pakikinig. Listening is doing. Doing what you have listened. Isagawa ang anumang bagay na napakinggan sa Panginoon, sa salita niya. Kaya nga sabi rito na sinabi, pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Paano ba pagbutihin ang pakikinig? Hindi lamang dilidilihin, hindi lamang i-meditate, kundi pagsasagawa nito. Isagawa ang mga salita ng Diyos na iyong narinig. Ipagpatuloy na ipamuhay ito. May warning siya sa bandang huli na binabanggit sa atin. At ito rin ay warning sa atin. Mayroong mga bibigyan pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisin, pati na ang inaakala niyang nasa kanya. Napakaganda po nung paalala sa atin na dapat nating ingatan. Kung ating ipinamumuhay ang salita ng Diyos, nakikita ito sa atin, nagliliwanag ito sa ating buhay, dadagdagan pa ng Panginoon, mag-grow pa na mag-grow ang salita ng Diyos. At yung mga tao na akala niya, narinig niya yung mensahe, nabasa niya, pero hindi niya ipinamumuhay, nawawala po ito. Hindi po natututunan. Iyan po ay subok na sa aking buhay. Kapag ka po merong bagay, halimbawa po, yung nanood ako sa YouTube ng mga pagluluto, ay dinapanood ko, pinanood kong mabuti, tinindaan ko. Ngunit hindi ko po isinagawa.
nabaliwala po yung panonood ko ng pagluluto, kung paano niluluto ang isang pagkain. Kaya nga po, para matutunan ko yun, kailangan ko pong pinanood, sinulat, pinag-aralan, at isinagawa ko po. Nung isinagawa ko, nakita ko na, ah, ganito pala yun. Hindi ko lang po isang beses isinagawa. Inulit ko po ulit. Kahit nga po napanood ko na at nagawa ko na, hindi ko pa rin naisagawa. Inulit ko po ulit. Nadagdagan po, lalo pang lumago sa aking buhay yung pagluluto. Every time I cook that food, nag-i-improve. Nung una, hindi masarap. Inulit ko ng inulit, nag-i-improve. Lalong sumagana ang kaalaman sa akin. Yun po yung sinasabi ng Panginoon, na habang ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos, lalong lumalago ito sa ating buhay. Pero yung akala natin, alam na natin, pero hindi natin ipinamuhay, nawala. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, isagawa ninyo. Sabi ng Panginoong Jesus, ang may pandinig ay makinig. Ang pakikinig po, ang pagsasagawa ng salita ng Diyos, ay katulad po ng isang ilawan na ipinakikita natin ang liwanag nito. Nawa nga po, natutunan natin ang salita ng Diyos. Ang application na dapat nating isagawa, ipamuhay ang salita ng Diyos na iyong naririnig. Isagawa ang iyong mga natutunan. At higit sa lahat, ipakita ang iyong mabuting gawa. Ipakita mo kung ano ang itinuro sa iyo ng Panginoon. At tunay na magliliwanag ka. Magliliwanag si Kristo sa iyong buhay at ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, maraming salamat muli sa pagtuturo mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, ipinaalala mong muli sa amin na ang lahat ng aming napapakinggan, natututunan, ay kailangan naming ipamuhay, isagawa sa aming buhay. Hindi lang sapat na napakinggan, kundi ipamuhay namin to at isagawa. Lord Jesus, tulungan mo nga po kami na ang buhay namin ay magliwanag, makita ng sanlibutan na ikaw ay nasa amin, na siyang liwanag namin at ang iyong salita ay totoo sa aming buhay. Maraming salamat sa paalala mo ngayon, Panginoong Jesus. Pagpalain mo po ang bawat isang tagapakinig. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. At muli, magsama tayo bukas sa pag-aaral ng salita ng Diyos kasama ni Jesus. God bless you.